Magandang araw po mga kaibigan sa isa na namang panayam sa ating po namang palatuntunan. Bibigyan po natin ng pagkakataon at mapag-usapan ang mga tungkol sa issue na may kinalaman pa rin sa ating mga manggagawa. So we opted to invite Attorney Edwin De La Cruz of Migrante International to tell us kung ano yung pinakahuling na monitor nila sa migrante at kumusta na yung ating mga manggagawa. Attorney, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Melo. Magandang araw sa ating mga taginig. Yeah. Kanina merong national press, international press conference ang migrante. At ang tinutukan doon sa press conference kaninang umaga ay yung malawak na pagtutol ng mga migranteng Pilipino dito sa eksaksyon ng PhilHealth na ipapatupad na sa June. Kasi ang mga migrante ay nakikita ito bilang additional na eksaksyon, no? Na hindi naman relevant sa kanila. Kasi ang PhilHealth, merong double-double ano na yan eh. Dahil yung mga nasa ibang bansa, meron silang binabayarang mga health ano rin sa kanilang mga pinagtatrabuhuang host country. So madodoble ang kanilang gastos. Pangalawa, nandun sila sa labas ng 2 taon o yung mga seafarer, mga 9 na buwan, 10 buwan, at wala naman silang access sa PhilHealth. Isa pa, ang mga seafarer ay meron ding sa kontrata ng PUEA, automatic ang kanilang health and medical ay sa ship owner at manning agency ang sumasagot. Mm-hmm. Isa pa, yung kanilang namang pamilya, kung member sila ng ITF Union, kagaya ng AMUSU at PSU, may mga hospital naman ng mga seafarer. So bakit sila sisingilin pa ng PhilHealth at napakataas ngayon ng PhilHealth? Ang gusto ng mga OFW, land-based at sea-based, maging voluntary. Kagaya nung meron ngayong House Bill na nakapropose sa House of Representatives 6698, HB 6698 ng Makabayan Block, na ginagawa itong mandatory sa mga OFW. Aha. Kung di ako nagkakamali, wala ito dun sa universal health care, pero doon sinaksak sa implementing rules and regulations. Is that true? Yung universal health care flowed na yun eh. Kasi una, pinaprivatize sa isang private company. Dapat yan, ang health ay government right, government duty yan. No? Kinukuha yan sa mga tax ng tao. Parang education. Ang health, ang education, social services, yan ay mga government services na kinukuha sa pangkalahatan sa tax ng tao. Kaso, ang misalignment ng ating budget, napupunta sa mga sa military spending, napupunta sa debt servicing, napupunta sa mga iba pang mga gastos na hindi naman talaga nakakatulong sa ating mga citizen. Yeah. Kaya yung universal health care loan na kunyari universal, hindi talaga universal yan eh. May problema yan eh. Ngayon nga, marami nga na-COVID na sa panahon ng COVID, yung mga may maternity, hindi na na-cover. Marami. Tapos ang mga OFW, ginawa silang direct, no? Direct member na obligatory. So, isin na kayaan. Actually, nasa batas yan eh. Batas. Yung nga yung dating batas. Kaya dapat, ang gawin ng House of Representatives at ng Congress natin, baguhin mismo yung universal healthcare law na yan dahil flowed yan. Talagang a commercialization ng health services. No. Kaya yung pinopropose ng HB 6698, yung ngayon yung sinusuportahan ng mga OFW. Opo, sa ganitong pagkakataon, meron bang paraan para makinabang ng angkop na health services yung ating mga manggagawa? Dahil gusto pang kikila ng PhilHealth eh. Meron. Ang kailangan niya talaga yung unified na healthcare na ang gobyerno ang nagpapatupad. Ang unang-una kinakailangan dahil pera ng gobyerno, ilagay sa Department of Health, improve ang ating mga public hospitals. Sa halip na sa mga private hospital na very prone sa corruption, di ba marami sa PhilHealth? Si Harry Roque nga yung nagdemanda, may mga na corruption dyan eh. Napupunta sa mga kutsabahan ng mga hospital owner at ng mga PhilHealth at government, mga ghost patients. Tsaka yung mga meron lang na flu, sasabihin pneumonia, di ang taas ng kita, mapupunta ngayon doon sa private hospital.
Alam mo naman natin, Melo, ang may-ari ng mga private hospital, karamihan, yan yung mga big business din. Yan din yung mga iba dyan, krony, yung iba dyan, mga big business. At hindi dapat na sa kanila napupunta yung pera ng tao para sa health. Kinakailangan yung universal health na ano, unified yan. Comprehensive lahat ng tao. At ang gobyerno ang gumagasta sa mga public hospitals, primarily, no? Public hospitals at yung ganyan services. Buong akala ko, hindi na itutuloy yung paniningil ng PhilHealth sa mga Filipino migrant workers. Akala ko hindi na tutuloy. Actually, sa media lang yun, sa mga press release. Kasi sinabi ng isang doktora na opisyal ng PhilHealth, sa June, i-re-resume na. Yung increase nilakihan ang premium at yung sa mga OFW at iba pa. Merong announcement si President Duterte na gagawin daw niyang voluntary. Pero announcement lang yon, hindi naman pwede yan kasi kailangan i-amend mo yung law. Kaya nga nagpass ng law, nag-propose ng bill yung HB 6698 para i-amend ang law. Kasi hindi naman pwedeng ang presidente i-amend ang law dahil lang sa press release niya na hindi na sisingilin ng mga OFW ngayong voluntary. Hindi kayang gawin niya ng executive ano. Wala sa power niya yun. Hindi ko pwede. Power yun ng Congress. Babaguhin. Hindi obrang executive order lang, attorney. Hindi pwede yun kasi batas yun eh. Batas yun. Talaga nakalagay doon sa batas, no? Na inusponsor ni Harry Rock. Yun daw, no? Ang nilagay talaga doon lahat eh, pati OFW. No? Naku. So, okay. Hindi pwedeng baguhin ng press release ng presidente yun. O nautos na. Kasi private company rin ang PhilHealth, governed by law. All right. After all, we are a government of laws and not of men. Okay. Kaya kailangan. Aside from this issue, other concerns were raised during this conference ninyo kanina umaga? Yung pagpapabaya, halimbawa yung sa Europe, yung sinasabi nila, kung kailan nagka-problema sa Europe na matindi, yung mga karamihan sa mga consul tsaka mga embassy, hindi sarado at hindi bukas at hindi nakapag-respond. Pero meron din daw na iilan na nag-respond. Kaya ngayon ang ginagawa ng migrante tsaka ng ibang mga Filipino NGO sa Europe, nagbabayad niya sila, nagpapakain lalo na sa mga undocumented. Kasi 100,000 undocumented 'yan . Uh-huh. Yung hindi naman sila inaano ng kanilang mga host country. At marami rin documented. Pero yun dapat, merong mga polo, merong mga labat, merong consul na mag-aasikaso. Ang ang puna ng mga sa Europe, talagang pinabayaan sila mainly. May ilang matino, pero largely, hindi sila nasuportahan ng Philippine government. Ang isa pa yung release ng $200, napakaliit na ngayon, no? Uh-huh. Hindi rin talaga, hindi umabot sa mga nangangailangan ng mga undocumented tsaka mga iba pang mga OFW. Meron lang ilang mga nominal na nakakuha. Pero largely, wala. Sa Middle East naman, matindi yung mula pa nung even before the COVID, yung pagbagsak ng oil price hike yung oil crisis sa Middle East, marami nang naapektuhan. At ang unang-unang naapektuhan dyan, yung mga migrant workers, kagaya ng mga Pilipino, Indian, Pakistani, at Bangladesh. Initiwan niya. Nung COVID, ginawa ng mga Middle East countries na excuse yung COVID para tanggalin talaga sa trabaho yung mga Pilipino. At wala ring sapat na tulong na yung safety net ba pinoprovide ng gobyerno dito sa mga 100,000 Pilipino na nasa iba't ibang lugar na walang trabaho, walang pagkain, walang shelter. Kasi kahit yung mga employees, yung mga Saudi nationals na mga employees, pinull out na rin ng gobyerno yung subsidy. So wala na rin silang makukuha ipang tutustos sa kanilang mga Pilipino migrant employees, no? Kaya yun ang isang malaking nightmare. Almost 300,000 daw ngayon ang wala talagang masulingan. Initial lang yun, no? Initial na report. At papasok, dapat iuwi sila sa Pilipinas o bigyan sila ng temporary shelter, food, and immediate food and medical attention. Paano kaya iuwi yung mga yun? Anong paraan kaya para makauwi ang ating mga kababayan?
Based on contract, yung kanilang mga employer ang dapat mag-uwi, no? Pero sa default ng employer, gobyerno siyempre. Kasi gobyerno lang ang merong capacity. May capacity ng gobyerno, siyempre. Mm-hmm. Meron ding, ang gobyerno din ang merong diplomatic relations sa mga host countries to compel the host governments to take care of Filipinos. Hindi naman pwedeng NGO eh. Kundi ang government to government ang relasyon diyan, diplomatic pressure. So yung gobyerno mag-exert dapat ng diplomatic pressure, magbigay ng immediate relief, pagkain, shelter, transportation para sa repatriation ng mga gustong ma-repatriate. Aha. Kaya ko na itanong yan, nasa position kaya ang migrante to identify which diplomatic posts have been remiss of their jobs? Which host governments have been neglectful of their migrant workers? At iba yes, pa. Yes. Oo, merong ano dyan, no? Sa susunod na pagtatagpo natin, may bibigyan kita ng mga initial report. Pero isang initial na nirereklamo ng migrante, yung labat sa Taiwan na sa halip na tumulong sa mga Pilipino, iniintriga pa yung isang Pilipino leader ng community doon sa Taiwan, no? So, nag-petition ang migrante sa DOLE na tanggalin yung labat sa Taiwan. Hindi ko nasasabihin yung pangalan, alam naman sa media kung sino yun. Ah, oo, ito yung gusto magpa-uwi ng manggagawa na mayroong pinost sa social media. Dinimanda ng migrante yon sa Department of Labor, administrative case, para siya ay matanggal sa kanyang posisyon. Nakapending ngayon yon sa Department of Labor. Nag-check niyo ba kung ano ba? Hindi na ako nakukomment sa merits noon, ha? Kasi alam mo na yan, no? Oo. Kung di ako nagkakamali, dating NBI yun eh. I heard, you know. Pero huwag na natin pag-usapan kasi kailangan talaga tanggalin na ng Department of Labor. Okay. Sabi nga nung isang kaibigan ko, baka gusto lang magpa-promote. Yung kaibigan kong yun, dating kasama niya sa NBI. Ang pangalan niya Attorney Ricardo Diaz. Nakita ko sa Facebook post niya. But anyway, kung may pabayang ganun, meron din bang outstanding na mga labor officials, mga diplomats na tumutulong out of their way dun sa ating mga kababayan? Meron naman. Sabi kanina dun sa press conference ng migrante, meron naman sa Europe at nagpapasalamat ang migrante at ang mga migrant OFW natin dito sa mga good practices na ito. Oo. Ako particularly, alam ko yung sa Geneva, yung labat natin, si Attorney Daitek, talagang good practices yun, no? Inaalagaan niya talaga pati na yung mga pero siyempre iilan yan eh yung mga undocumented si Geneva yun, si Attorney Chief Daitek. Pero yung iba hindi ko kilala actually. Pero may mga matino. Meron dapat din yung mga nagiging exemplar para sundan ng iba pang mga government employee. Gusto ko kasing ma-establish alin yung rule, alin yung exception? Yung bang matitino o yung hindi matino? Yung bang rule o yung bang exception? Kanina, yung mga, kasi yung press conference kaninang umaga, almost lahat ng region, ganun na pare-pareho ang rule talaga, yung abandonment at neglect ng gobyerno at ng mga diplomatic officials. May ilan-ilan lang na tumutulong. At ang patunay niyan, yung nagugutom talaga yung mga OFW, walang shelter. May isang araw embassy. Nasa tabi, merong mga undocumented na naka-shelter. Ni hindi man lang pinasyal yan, despite yung letter ng migrante chapter doon, for the embassy to take care of that group of OFWs na stranded sa isang lugar. Near the building ng embassy, no? Near yung embassy office. Siyempre alamin natin yon later on kung ano yun, no? Pero may mga ganun eh. Mukhang yun ang rule eh. Ang rule talaga, abandonment ng mga distressed OFW. Okay. Meron din bang pag-aaral ang migrante kung paano nakalabas yung undocumented nating mga kababayan? Siguro dapat din alamin natin paano sila nakalabas. Sila ba yung biktima ng human trafficking, human smuggling, ano ba? Ang initially, yung mga undocumented, mga mainly naman mga documented sila dati. Tapos nag-expire yung kanilang permit na magstay. Tapos dahil nagtatrabaho na doon,
No, mga ganun yan eh. Yung iba naman, tama ka, victim ng mga human trafficking, kagaya nun sa Amerika, no? Yung mga bata na tinrafic na OJT raw, kunyari, yung J2 visa. Ngayon, dinismiss lahat yun, no? Karamihan nun, dinismiss. Eh, ano yun eh? Pagdating doon, yung iba sa kanila, o marami sa kanila, biglang nagiging, ano pala, nagiging laborer, nagiging worker doon sa kanilang mga trabaho. Na-exploit sila. Sa halip na OJT, talagang parang ano sila, parang migrant worker ang nangyayari. Na-follow up niyo ba yung tungkol doon sa mga sinasabing miyembro ng KORO na pagdating sa ibang bansa, sinamsam yung pasaporte at pinagsulisit ng pera? May ganun eh. Miyembro ng chorus ng kunyari kakanta. Oo, ng isang oh, meron mga ganyan. Iba't ibang klase ng human trafficking ang ano, dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, eh kapit sa patalim ang marami nating kababayan. Kasi wala talaga eh, hindi makapagtrabaho dito kahit na yung mga, nasa mga hotel and restaurant industry, kukunti naman, napakaliliit ng sweldo, kaya nagpupunta sila sa mga barko bilang mga cruise ship worker. At nagpupunta rin sila sa iba't ibang parte bilang land-based worker. Ano at iba sa kanila ay undocumented. Okay. Kasi may kamag-anak, inanong muna ng pinagpasyal ng kamag-anak, tapos merong nakakuha ng trabaho ron, yun na yun. Okay. Undocumented na. Yung iba naman sa kanila, victim nga ng trafficking. So maraming paraan. Pero ang mahalaga, marami sila. 100,000 yung undocumented. Naku. Sa France, mga sans papier ang tawag dyan. At ano, talagang marami sila, mga kamag-anak, anak, kapatid, na mga iba't iba pang mga Pilipino na nandun din. Kanina umaga, may binanggit si Char J. El Mercato na yung tinamaan ng shrapnel nung Sabado sa Tripoli ay isang 60-anyos na nurse. Ang pagkakasabi niya, may nakausap pa siya, 68 years old na, pero nurse pa rin. At nagtatrabaho pa. Ang sabi niya, may nakaharap din siya na tatlong henerasyon na nasa Libya. Yung isa, nurse, nagka-anak, naging nurse, nagtrabaho rin doon, at may anak na rin, na naroon din sa Libya. Parang ayaw na lang umuwi dahil maganda ang trato sa kanila ron kahit na may problema, may crisis noong 2011 at 2014. Pero naroon pa rin sila dahil una, may seniority na at hinihintay na rin yung retirement. Pero parang ayaw umuwi dahil wala na, parang walang kinabukasan sa Pilipinas. Ganun ba sentimiento ng karamihang miyembro ng migrante? Tama ka, Melo. Yan talaga yung malaking problema. Yung unemployment dito sa Pilipinas. Wala kasi tayong ano eh, wala tayong national industrialization at walang genuine land reform na pagkukuhanan, no, ng mga pamilya ng mga magsasaka. Kaya marami mga nasa bukid dati, pag nakalusot, kahit kapit sa patalim, kahit na legal o illegal, nagpupunta sa abroad para maging ano, no, maging OFW o domestic worker at iba pa. At ganun din ang mga nurse, yung mga health worker natin, dahil sa napakababa ng sahod dito, sa mga government hospitals at kahit sa private, exploited sila dito. Kaya napakalaki ng need na umanap sila ng trabaho sa abroad. Mm-hmm. Di ba alam naman natin, maraming doktor nagna-nurse. Kasi mas malaki pa rin ang kikitain nila as nurse kesa kung mag-doktor sila dito sa mga public hospital tsaka sa mga private companies. Kaya nga babalik tayo doon sa binabanggit ko kanina na universal healthcare. Dapat yan ang gobyerno, malaki ang budget sa health, i-improve ang Department of Health hospitals, public hospital, taasan ang sweldo ng mga doktor at nurse sa halip na gagawing negosyo ang medisina kagaya ng ginagawa sa PhilHealth ngayon na kinikikilan yung mga tao. Uh-huh. Dapat service yan ng gobyerno, malaking sahod sa mga nurse, malaking sahod sa mga doktor at libreng serbisyo sa lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino. May nabanggit hindi kailangan maging miyembro. Yes, sir. May nabanggit sa akin yung isang kaibigan natin sa International Alert, si Professor Francisco Pancho Lara. Noong nag-aaral daw siya sa Inglaterra, sa London, nakinabang siya dun sa National Health Service. Walang siningil,
ginamot siya hanggang sa gumaling. At meron siyang isang nabalita na taga roon din, Pilipino yata, na na-ospital, walang pamasahe pa uwi. Sinagot pa ng National Health Service yung pang-taxi, makauwi lang sa kanila. Hindi ko alam kung anong meron, kahit pa pinupulaan yung National Health Service ngayon, dahil sa pandemic, bakit hindi natin magawa sa Pilipinas yung ginagawa sa ibang bansa? Ano tingin ninyo? How do you look at it? Yes, attorney? Yes, teka, nawala. Merong pumasok. Yeah, I can hear you. I can hear you now. Okay. Zoom yan eh, no? Teka, so... Oh, ang kaya hindi magawa sa Pilipinas yung ganung yung ganyang bagay, unang-una yung prioritization, yung budget, saan na pupunta yung budget natin. Okay. Kailangan yung budget natin mapunta sa health, education, housing. No, yan ang mga basic eh. Tapos kinakailangan mas isang sustainable economy na meron tayong magandang land reform program, genuine land reform, kung saan ang mga magsasaka ay merong lupa at merong industry na nandito sa Pilipinas na sustainable, yung mga heavy industry. Hindi kagaya ngayon na mga services lang, saka mga multinational na ano lang ginagawa dito, no? Yung mga gumagawa lang tayo ng mga spare parts, ng mga kung ano-anong parte, sa halip na tayo ay magkaroon ng isang heavy industry. Uh-huh. Kaya yung pagpasok dito ng mga foreign multinational, masama yan kasi hindi nade-develop yung native industry. Halimbawa sa seafaring, sa barko, bumagsak yung ating shipping industry. Ang ginagawa ngayon ng mga dati yung mga shipping company, eh nagmamaning na lang. Yan ang gusto ni Marcos, nung panahon ni Marcos. At nagtuloy-tuloy yan, puro money agency na lang. Binebenta ang mga sima natin sa mga ibang bansa, sa mga plug of convenience ng iba't ibang mga alam mo naman natin 'yon, no, hindi sa mga Filipino vessel, wala na eh, wala na halos ng mga international Filipino vessel, kagaya ng kumpanya maritima, no, yung mga Delgado, marami yan dati. Ala na yan, bumagsak yan. Ganun din sa ibang industry, para magkatrabaho sa Pilipinas, kinakailangan natin ang national industrialization. Okay. Ibig sabihin, heavy industry na sustainable at yung capital hindi tumatapon sa labas ng bansa, kagaya ng nangyayari ngayon, nauuwi sa mga owner ng multinational. Eh. At yan ang mag-i-ensure na magkakaroon ng hanap buhay ang mga nakatira sa bukid at ang mga nakatira sa mga city. Magkakaroon sila ng mga hanap buhay sa mga Filipino companies na mag-bloom under a national industrialization and genuine agrarian reform. Mm-hmm. Pag hindi na-solve ng gobyerno yan, talagang 10 million pa rin yung magiging mga maghahanap ng trabaho sa labas ng bansa because of economic desperation. Okay. Maganda yung binanggit mo. Last week, nakadalo ako sa isang virtual conference kasama yung mga taga-US State Department. Binabalatan nila yung mga ginagawa ng China, yung Huawei, yung ZTE, na hindi raw pagkakatiwalaan. Ang sabi ko, ang tanong ko, very parochial. Sa gitna ng sigalot ninyo ng China at ng Amerika at sa pagkakaroon ng COVID-19, anong kinabukasan ng semiconductor industry sa Pilipinas na yun yung umaasa doon sa high-tech na negosyo ng Amerika at ng China? Napagitna kami sa nag-uupugan ba ito? Ano kinabukasan namin? Sabi ng mga Amerikano, mas maganda ika ngayon dahil kilala naman namin at kaalyado namin ng Pilipinas, kaya higit kayong makikinabak. Parang ang tingin ko, more of being protectionist yung approach nitong mga Amerikano. At parang kawawa tayo kung hindi tayo sasabay sa kanila. Anong tingin mo ron? Oo. Actually, yung Amerika at China, iisa naman yan eh. Parehong mga capitalist yan eh, no? No. Para yung big capitalist countries, nagpapanggap lang ang China na communist, hindi naman communist ang China. Economically, China is like the United States. Mm-hmm. It is a capitalist and imperialist power, no?
So yung mga multinational ng China, nasa buong mundo niyan, Huawei, yung iba pa, ganun din ang US, magkakalaban yan. Kumbaga, competitor yan, kagaya ng nung araw, competitor ang America at Germany, no? America at Europe, ngayon kasama na China. At pagka yung mga higante ay eh, nag-away-away, siyempre ang maapakan niyan yung mga damo. Kagaya natin na hindi naman wala naman tayong sariling industry eh. Yung binabanggit natin na silicon ano semiconductor industry dito, portion lang yan eh. Sa kanila rin yan eh. Hindi naman tayo nag-ano transfer of technology. Hindi kagaya ng China nung nag-open ng China nung 1978, no? Nag-open sila, nakilabang sila sa transfer of technology. Kasi ini-ensure nila na yung technology ng lahat ng pumasok doon, na uhaw ang US at ang Europe na pumasok sa China noon, no? Kasi bagong market, bagong may exploit. Pero ang isang condition ng China is transfer of technology. So nagamit nila yung para matutunan lahat ng mga technology at ngayon competitor na sila ng US at ng Europe. Eh dito yata kaya sa ang Pilipinas, hindi aabot doon kasi wala namang ganoon ng Pilipinas, puro portion lang ng production yun nandito. Kung ano yung nangyari nga sa Pilipinas ay transfer of funds. Pero palabas, ha? Palabas, Melo. Hindi transfer papunta rito. Hindi, pero pag nagtayo rito, may kita rin sila dahil ultimong barangay captain, barangay kagawa, kumikita para mag-freelance. Corruption. Pero actually, puro palabas yan. Eh. Parang gripo yan na papalabas ng Pilipinas. Kasi yung mga multinational, pagpasok rito, ang dala lang yan, pangalan, credit eh. Ala naman talaga actual na no, maliban do sa suswelduhin yun na maliit ng mga workers at yung konting ano rito, uupahan na mga bahay, yun lang ang pakinabang natin. Okay. Pero yung profit niyan, sinasiphon o papuntang China, papuntang US. At yung kanilang ano, siyempre pauutangin sila ng malalaking bangko at sila yung uunahin kasi sila yung malalaking kumpanya. Mm-hmm. So naaagawan nila ng kapital yung mga nationalist businessman natin. Yung mga competitor, kaya halos yung binabanggit mo kanina ng protectionist, no? Walang ganun sa Pilipinas, binuyang-yang na. Ngayon nga ang mass media, meron pang na-proposal sa Congress, kahit mass media, papasukin na ng mga foreign investor. Oo nga. So, siyempre, ang foreign investor, may pera yan. So, sasagasaan talaga yan ang mga small Filipino businessman. Okay. Na sinusuportahan namin, no? Yung mga nationalist businessman. Ha? Attorney, sa pagkakaroon ng COVID-19, anong larawan ng Filipino migrants? Sabi kasi ni Secretary Anyo, at hindi ko narinig kay Secretary Bello, baka 300,000 yung umuwi sa Pilipinas. Anong tingin niyo with COVID? Maliit na yun. Maliit na bilang yun. Maliit na bilang. Kasi sa seafarer na lang eh. Sa ngayon, 150,000 seafarer every month ang stranded. Kasi yun ang mga natapos na yung contract eh. So sa ganyang ano, sa hello? Yes. Sa ganyang Sa ganyang kondisyon, tapos sasama pa yung land base, no? 'Di ba? Aha. So, yung land base, meron din tayong malaking problema. Bakit po? Kaya aabot talaga niyan. At hindi lang 300,000. Kasi ano ba sa shipping, no? Yung buong cruise ship, ano na 'yan eh? 99% niyan bagsak na eh. Hindi na makarecover eh. Tapos dahil ang mga cruise ship niyan eh, naka-register sa mga flags of convenience, under the system ng flag of convenience, naka-register yan sa Panama, Marshall Island, Bahamas, Puerto Rico. Hindi naman nagbabayad mainly ng tax sa US yan, sa Europe at sa, ano, no, sa Japan. Wow. Kaya pag nagkaroon ng stimulus package, yung mga malalaki mayayamang bansa, hindi mauna yung mga cruise ship sa isas i-rehabilitate. Kasi hindi naman sila talaga American companies dahil kabit nga yan eh, nakakabit lang sila sa mga flags of convenience. Mm-hmm. So ganun din sa cargo, dahil nga mayroong pandaigdigang crisis sa cargo ngayon, logistics, may problema rin. No? Kahit yung mga nasa cargo ship, mag-uuwian din yung karamihan sa kanila. Mm-hmm. Ang natitira na nga lang ngayon, yung yes, sir. Ang tanker, ginagawa mga temporary storage hanggang sa tumaas ang presyo ng oil. So yung mga Pilipino doon, nandun pa. Kaya lang, stranded naman sila. More than 1 year. Bawal yun eh. Yung pagka pinatagal mo yung mga crew ng more than 1 year. Kaya yung binabang
na 300,000, tingin ko, yung binabanggit pala nila na 300,000, conservative estimate nila yon. Pero dapat yung talaga ay i-consider ng gobyerno para yung safety net ng mga Pilipino na nasa labas ng bansa. Malaki. Okay. Na silang pinakinabangan ang mga OFW sa dollar remittance, almost mahigit 10% ng gross domestic product, galing sa remittance ng mga ano, noong 2019. Tapos malaki yan. It was 9.3. Yes, yes, sir. I stand corrected. Tapos 7.8 sa gross national income. Okay. Tama, tama yan. Pero malaki pa rin yun. Napakalaki. Napakalaki. At ang sinasabi kanina ni Governor Ben Jokno, eh yung pandaigdigang larawan ayon sa mga nagsusuri, eh mababawasan yung remittances by 20%. So yun ang sitwasyon. Oh, reality yun, no? Kaya dapat talaga yung mismong labor export policy ng gobyerno, i-review na yan at pabaguhin. Kasi masyado tayong remittance dependent. Dapat magkaroon talaga ng masisiglang national industry dito para hindi tayo dependent sa remittance na napaka-artificial and temporary niyan eh. Diba yun, nagkaroon ng isang pandaigdigang virus, pandaigdigang crisis, tayo unang tinamaan at yung iba pang mga country na mayroong labor export policy. Tayo nasa sagasaan yung mga damo pagka nagkaroon ng crisis sa malalaking mga economy kagaya ng US at China at Europe. Do you think it's not too late for us to change horses, so to speak? Hindi, kasi ano yan eh, it should be a very ano no, very decisive and deep-rooted change sa orientation ng economy. Sa halip na maging na labor export policy, kinakailangan ay national industrialization based on genuine agrarian reform. At pag hindi natin sinimulan ngayon yan, lalalim ng lalalim ang crisis. We have to start somewhere, no? We have to start yan sa ating mga hinihiling na genuine land reform para maging sustainable ang agriculture at yung pera nakikitain ng mga makikinabang sa genuine land reform, yan ang gagamitin para sa national industrialization na hindi na tayo kagaya ngayon na mga nagagawa lang ng mga ano, no? Mga semi-finished product, kundi yung ating capital ay maiipon para i-invest natin sa heavy industry. Yung heavy industry, ibig sabihin, yung machine creating machines. No? Hindi kagaya ngayon, meron tayong textile halimbawa, yung machine binibili natin. Okay. Ang kinakailangan, tayo mismo ay merong heavy industry na nag-create ng mga textile making machine, ng mga nagki-create ng mga car making machine, nagki-create ng mga tractor making machine, yun ang heavy industry. Yun ang meron sa US at ngayon nagkakaroon na rin sa China, sa Europe, sa iba pang parte. Yun ang wala tayo eh. Attorney, wala... sabi mo, yung grandfather machines na gagawa ng father. Yes. Tama. Alam mo, una kong narinig yan kay Ginoong Salvador Araneta. Yung isang matandang industrialista, napakinggan ko yun eh. High school pa lang ako eh. Binabanggit na niya yung pangangailangan yan eh. Pero it appears that in our country today, you can say that you are on its way to progress kung mataas ang consumer spending and you have more malls and you have more subdivisions. Don't you think this is an artificial way of looking at progress? Definitely. Tama. Artificial. Tsaka bubble yan eh. Bubble. Magbaburst yan somewhere. Sometime. Hindi kaya. Hindi sustainable yan. Okay. Artificial. Hindi sustainable. Okay. Kagaya nga ngayon. Ano ba yung business process outsourcing? No? Eh siyempre may crisis sa US, sa Europe, tsaka sa China. So kahit yung BPO natin na trickle down na konti lang na nakukuha, masasagasaan. Siyempre, uunahin ng Amerika at saka ng China at ng Europe yung kanilang mga labor force para i-sustain, no? O bigyan ng trabaho. Okay. So, tayo lagi tayong unang madidisgrasya sa ganyan. Unless na tayo magkaroon ng sustainable economy, yung sinasabi natin na ano, yung grandfather industry. Okay. Para yung pera ng Pilipino
ay nai-invest sa mga Philippine heavy industry. Okay. Magagawa yan. Hindi Atty. Yan, hindi pa kami melo. Hindi yeah. pa huli. Dapat simulan na yan. Atty. Parang doon sa sinabi mo, pwede mong ihambing yan sa isang pelikula na yung mga bida nagsusuntukan, ang unang nadadamay, yung extra. Tama, tama. Tama, tama. So, tayo yung extra. Right? So, yung extra kailanman, hindi nagiging bida. Unless tumama sa loto. Okay? Unless tama, you get to be the son of the owner, you can never be an entrepreneur. Okay? But the point is, let's look forward. Are you saying, attorney, that the age of the migrant workers is about to end with the COVID-19? Do you see any recovery at all? No, no, hindi. And then may recovery, pero it will not end kasi hanggat ang Pilipinas ay underdeveloped, na puro mga service lang tayo, mga semi-processing, talagang ang mga Pilipino dadami pa ang maghahanap ng anong buhay sa ibang bansa. So yung migrant labor ng Pilipino, dadami yan. Hindi kaya ng government restriction dyan. Ibaban mo sa isang country, pupunta sa kabila. Parang tubig yan na hindi mo pwedeng ilagay sa basket. Di ba? At yan ay masosoblang kung magkakaroon ng trabaho sa Pilipinas. At okay. yung trabaho na yan, manggagaling lang sa isang national industrialization at genuine land reform. Binabanggit ko kanina. Para sinasabi mo, yes, sir. Attorney, para sinasabi mo, yung balik probinsya, hindi magkakatotoo. How much more yung balik Pilipinas? May maiiwan sa ibang bansa. Definitely. Balik probinsya, walang trabaho sa probinsya, alis lang. Di ba? Ganun na mangyayari. Wala namang trabaho sa probinsya. Okay. Pilipinas, wala namang pagtatrabahuhan. So kahit na maging undocumented, sumugal sa kumapit sa patalim, yun talaga nangyayari ngayon. At mangyayari yan sa matagal na panahon habang hindi nababago ang ating economy, unemployment. Habang unemployment habang ang gobyerno natin ay masyadong focus sa labor export, sa dependence, sa remittance, pagpapasok ng multinational, pagsira dun sa ating mga patrimony, pagbebenta ng mga natural resources na wala naman tayong pakinabang sa halip na gamitin sa ating heavy industrialization, no? To build okay. yung grandfather machinery, okay. grandfather company. Dapat doon napupunta yung ating mga mines sa halip na pinagpapasasaan ng mga foreign multinationals at mga foreign okay. corporations. Alright. Paano yun? Where do we start? Do we have to craft laws? Do we have to have a president who is a visionary? Or do we have lawmakers na tuwang-tuwa sa kanilang virtual session? Ang saya-saya. Sana ganito na lang tayo. Ganun. Dapat yung tao, yung people. People power yan eh. People power. Hindi naman kasi walang pusta dyan yung mga elitist na politiko natin at gobyerno. Papalit-palit lang yan. Kahit sino mapunta dyan sa gobyerno, basta mga elite ano pa rin yan, ang idea pa rin nila, labor export policy, ang idea pa rin nila, dependence sa multinational corporation, pagpasok dito. Kasi ang iniisip lang naman nila, yung kanilang 4 years, 6 years na pagpapasusaan, meron dyan korap o karamihan dyan korap, may batino pero walang magawa. Kasi systemic eh. Systemic na melo eh. Yung mismong electoral process natin ay ang nananalo lang dyan, mainly, no, ay yung mga elite, yung may pera, yung merong access sa media, yung may access sa power. Yung mga may power, sila rin ang mananalo. So, habang ganyan ang sistema, habang hindi nagiging people power, no, people based, isang popular, based politics and economy, hindi masisira yan. Nag 1986 na tayo, yung EDSA, di ba? People power. Pero mula 1986 hanggang ngayon 2020, pare-pareho pa rin yung umiiral kasi hindi talaga nagkaroon ng popular. Attorney, one can be popular and his popularity can, you know, change into notoriety. Di ba? Isang problema mo. Kung talagang hirap ang bayan, hindi ko makita kung bakit yung walang sinasabi, sumasayaw lang, nananalo pa.
Kasi may pagka populist and elitist ang ano ang election, ang electoral process. Mga interview, iboboto mo ba yan? O iboboto ko, bakit? Guwapo siya, mabait siya. Hindi nagbago eh. Yung mga tama, yung electoral process natin ay flawed talaga. Flawed yan. Kung sino yung sikat, yun ang boboto, yung akala mo matino. So hindi talaga pwede magdepende sa isang tao. Biglang magbabago, babaguhin na. Hindi, dapat magpalakas yung mga tao, yung people's movement. Yung mga people's organization, ng mga OFW, ng mga workers, ng mga farmers, fishermen, mga national businessmen, yung mga professionals, dapat magpalakas tayo lahat eh. Okay. Tayo dapat, meron tayong agenda na ipinupus natin. Kahit yung electoral process, ano yan eh. Walang problema dun sa agenda. Walang problema sa mga taong humaharap sa taong bayan. You know, every Filipino can vote, why not? But the problem is, if they have already had the expertise of not counting the votes properly, so where is the people's will? You know? Tama yan. Maganda yan eh. Anyway, Attorney, nice kita pasalamatan for your time today. It's a pleasure to have you with us. Anong mensahe mo sa ating mga manonood, sa ating mga tagapakinig? On how things will turn out right despite COVID-19, despite the broken promises, despite the inefficiency in some government institutions, anong nakikita niyo? Please. Para sa ating mga nakikinig, sa kababayan natin, huwag po tayong aasa sa mga pangako lang, sa press release, sa mga pangako ng mga tao nasa power. Kasi lahat ipapangako nila at sasabihin hindi naman nila ipapatupad. Ang importante, tayo mismo, alamin natin ang sitwasyon, tayo magpalakas sa ating mga organization, tayo ay mag-networking sa iba't iba, at ating ipahayag ang ating mga hinaing sa social media, sa lahat ng paraan, para marinig din ang iba nating mga kababayan na ganun din ang hinaing sa buong mundo. At tayo po, sa ganitong kadiliman, kinakailangan tayong maging liwanag. Kinakailangan po tayong maghingi na ng malalim ang pagbabago. Hindi na po pwedeng bumalik yung normal noong January. Ang kinakailangan na po ngayon, nakita na natin kung gaano ka-vulnerable. Yung labor export policy ng gobyerno, flawed pala. Million pala yung magkaka-crisis dyan. So dapat sa halip na labor export policy, isang genuine industrialization at genuine land reform. Yan naman po sa health, kinakailangan ihingi natin ang universal, ang tunay na unified healthcare na yan, nagagastos na ng gobyerno, hindi po manggagaling sa bulsa ng taong bayan. Kasi sa buwis yan eh. Tayo rin yan eh, sa buwis din natin ang gagaling. Ang pre-education, pre-health, paunla rin ang ating mga public health system, hindi na gawing mga privatize o commercialize ang ating PhilHealth, hindi na gawing privatize ang education, commercialize, gawin ng libre yan, libreng edukasyon, libreng health, pabahay, at kabuhayan. Magkaroon ng kabuhayan ang mamamayan. Tayo po ang maglalaban, ang makikipaglaban para dyan. Kasi tayo ang may malaking kibo. No? Tayong pinaka nakakaraming mga taong bayan na merong ganyang problema. Dapat ay marinig tayo at kumilos tayo para sa ating karapatan at kagalingan. Maraming salamat po, Attorney Edwin. Salamat din po, Melo. Salamat. Interviews. I-update mo kami doon sa listahan ng mga best yes, sir. At worst practices. And let's expose them so the public will know. Thank you very much. God Definitely. Bless you. Stay safe. Hanggang sa susunod. Thank you very much. Maraming salamat po.